Sa mahigit 100,000 populasyon ngayon ng Pilipinas, 2 milyon ang walang trabaho. Ang poverty rate nasa 22.4% noong 2023 at 42% naman sa unang quarter ng 2024 ang kinokonsidera ang kanilang sarili na mahirap. Pero mas lalala pa ang mga ito dahil magkakaroon din ng new poor o bagong kategorya para sa mga individual at komunidad na kamakailan lamang ay nakaranas ng kahirapan. Ang dahilan, climate change. Lalo bang maghihirap ang mga mahihirap dahil sa climate change? Here's what you need to know. May mga malinaw na maaapektuhan ng climate change. Dahilan kung bakit lalala ang kahirapan sa bansa. Ayon sa ginagawang pag-aaral ng Climate Change Commission sa Pilipinas. Ang una, food security. Dahil ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 isla at dito nakadepende ang kabuhayan ng 70 milyong Pilipino, exposed sila sa climate hazards of extreme weather events tulad ng bagyo. Agrikultura rin o pagsasaka at pangingisda ang pinagmumulan ng 8.6% ng kita ng Pilipinas. Dahil sa pagbabago ng klima, 1,000,000 hektarya ng grassland ang posibleng maapektuhan. Ayon sa International Rice Research Institute, maaaring bumaba ng 10% ang ani sa kada 1 degree Celsius na pagtaas ng temperatura. At umbas nito ang 18.81 billion pesos na nawawala sa agrikultura kada taon. Remember, ang Pilipino, ang main source of protein ay galing sa isda, galing sa ocean. So pag walang intervention tayo, ang ating food security ay maapektuhan. It's estimated that by 2030, if we don't do anything, if we don't intervene, if we don't have a plan, ang magiging impact nito ay 7.6% ng ating GDP by 2030 or halagang around 1.4 trillion pesos ng GDP ang maaaring mawala. So when it comes to the economics of it all, malaki ang potentially na mawawala sa atin. Siya si Secretary Robert Borge, Vice Chairperson at Executive Director ng Climate Change Commission. Sila ang nagsasaayos, nagbabantay at nagsusuri ng mga programa at plano ng pamahalaan kaugnay sa climate change. Bukod sa food security, apektado rin ng climate change ang workforce at employment. Apektado ang ating ekonomiya dahil ang ating workforce, around 25% or one-fourth, are fisherfolk and farmers. So imagine na lang natin ang impact pag hindi kumikita ang ating mga magsasaka or sila'y magkakasakit or kailangan i-convert ang kanilang lupa dahil hindi na ito productive. So it's very important that we address this. Ayon sa United Nations, ang climate-induced heat ay pwede ring makabala sa workforce. 1% raw ang mababawa sa working hours ng mga manggagawa sa taong 2025 dahil sa sobrang init. Halimbawa na lang noong nakaraang Abril, umabot sa 47 degrees Celsius ang init. Maraming manggagawa ang pinagbawalang magtrabaho sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 3 ng hapon dahil sa matinding init. Hindi pa kasama dyan ang mga bagyong nararanasan gaya ng bagyong Karina. Isa ding factor ay kung sa ang industriya ka rin. For example, ikaw ay isang wage earner, pagkatapos ikaw naman ay nasa MSME, ibig sabihin yung pinagtatrabahuan mo, ang kapasidad nito para sa climate resilience and adaptation ay medyo mas mababa compared sa malalaking mga kumpanya. So isa yan sa mga factor. Makakaapekto rin ang climate change sa water supply ng bansa. Sa pag-aaral na ginawa ng World Research Institute, isa raw ang Pilipinas sa makararanas ng kakulangan sa tubig sa taong 2040. Hindi pa kasama dyan ang 90% ng mga Pilipino na uhaw sa malinis na tubig. Kaya naman, gumawa ang Climate Change Commission ng Pulisiya para makapagbigay ng paraan para ibsan ang masamang epekto ng climate change. Dahil alam natin na ang mahihirap
ay lalong maghihirap dahil sa climate change, ang ating gobyerno ay gumawa ng National Adaptation Plan. At dahil sa National Adaptation Plan na ito, nakikita dito ang framework kung anong dapat gawin across different sectors para matugunan ang mga pagkukulang o kailangan pang palakasin ang iba't ibang mga sistema or framework para ma-increase ang adaptive capacity natin bilang bansa, bilang local government unit at bilang mga tao. Ang pamahalaan ay may 457.4 billion pesos na for fiscal year 2024 or 7.93% na share ng ating NEP. At inaasahan natin na sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, nagkakaroon ng iba't ibang mga projects and programs para dito. Naglaan din ang gobyerno ng tinatawag na People's Survival Funds. Lampas sa 1 bilyong piso ang pondo dito na pwedeng gamitin ng local government units para sa mga climate change projects gaya ng pagtatanim ng mangrove forests. Adaptation is improve yung capacity para ang ating mga LGUs at ating mga other agencies can adapt or transform or change because of climate change drivers. Pero when it comes to mitigation also, sabihin ito ang pagpababa ng ating greenhouse gas emissions. At dahil dito, nakikita natin ang movement at commitment ng ating mga partners in the international community para matulungan ang Pilipinas, number one, capacity building, pangalawa, sa technology development transfer, at pangatlo, ang climate finance. Kasama rin sa kanilang programa ang tinatawag na 4Ps: pag-unawa, pagpaplano, pagsunod sa pulisiya, at paghahanda. Kailangan baguhin natin ang ating pag-iisip. Kailangan huwag nating isipin na climate change ay isang bagay na walang solusyon. Sabi ng ating agham, scientific at ating mga eksperto, tayo ay magagawa. Kung tayo ay magkukumit at maintindihan natin ng ating phenomenon ng climate change, tayo ng paplano, tayo ay sumusunod sa polisiya ng ating pamahalaan, may pagbabagong mangyayari.